So, what's up mga kakubog? Ngayon araw, topic natin. Ito ang aking ginagamit, no? Partner ko sa aking pagmamotovlog. Itong Honda Supra GTR 150. Ayan. Baka kasi marami magtatanong kung bakit nga ba GTR 150 ang pinili ko. Well, napakadali lang naman na sabihin yan, no? When it comes to Honda, alam mo na, subok na, di ba? Kasi bago itong GTR na to, meron akong dati na motor, ang Honda TMX 125 Alpha. So magpo 4 years na yon. As of na wala siyang issue. Pero na ano na yon, na engine refresh na din. So parang na overall engine refresh lang, pero nabuksan na yung pinalitan lahat ng gasket, carbon tinanggal. So ngayon naka-sidecar na siya. Dati siyang single. Tapos pinormahan ko, siyempre sabay sa uso. Ayan, makikita niyo sa screen. Ayan siya. Ayan siya before. 'Di ba? Napakaganda, naka-decals na 'yan. Rim set. Tapos naka-ano na din pala 'yan, no? Naka-contact point pipe. Kaya ang ganda ng performance. Tapos in-upgrade din yung konting makina sa rocker arm, naka 155 na yan, push rod din ng 155, tapos ano din yan, clutch housing, clutch lining, basta sa bandang clutch, upgraded na din yan, 155, tapos carburetor, 155. Ayan siya after, may sidecar na. Sayang na yung room set, pero okay lang kasi nagagamit naman siya sa ano, if ever na kunyari may ano family, ano mo na aalis ganyan, wala tayong chikot eh. So back to topic tayo, bakit nga ba Honda GTR ang aking napili? Kasi isipin nyo, no, si Honda in-upgrade to makina, same as sa CBR lang, no, CBR 150. So may ano siya, MotoGP DNA. May kapares din siya na makina nito, pares na pares ang RS, Honda RS 150. Yun sana yung ano, yun sana yung kukunin ko talaga. Kaso na phase out, may kasamahan tayo sa trabaho na naka GTR din. Shout out sa iyo, Sir G-Rob. Naka GTR din siya, so sinubukan ko. Napakaganda, napakaganda ng performance para sa akin, no. Tapos 6-speed, 6-speed na din siya. Tapos DOHC, dual overhead cam. San ka pa, 'di ba? Tapos napaka tipid niya sa gas. Ang fuel consumption niya kapag nasa walwal mode ako, yung more than 100 na yung takbo, is nasa 42 km per liter. Sama na yung bomba doon. Pero kapag chill ride, mga city driving lang, maabot din siya ng 45 to 48 kilometer. Ang fuel capacity nito is nasa 4.5 liters. Ang kagandahan din nito, guys, yung seating comfort niya, riding position. Napakaganda, no? Ang lambot ng upuan. Sa Honda, napansin ko malambot yung upuan nila. Napaka comfort talaga kapag sakyan.
Kaya hindi masyado, kahit mag long ride kayo, hindi masyado masakit sa pwet. So 5 months na to, no? 5 months, magpa 5 months na ang ating Honda GTR. So ang tanong, may issue na ba? Well, well, sa 5 months na yon, wala pa akong nakikitang issue niya, no? Pero sa group namin, kadalasan issue nito is tensioner. Ewan ko ba kung bakit nagkaka-tensioner, dahil siguro hindi pinapainit, tapos minsan baka nagkukulangan ng nilalagay na langis. Pero kadalasan naman yung iba maingat pero nagkaka-tensioner, OT virus na tinatawag. Pero may sikreto dyan eh, may sikreto, paano may iwasan yun? Ang sikreto dyan, i-kick nyo muna, kickstart na naka-off yung susi. Yun yung madalas na ginagawa sa may mga kick eh. Lalos na sa TMX ko, kaya ang ganda din, ang ganda pa rin ng ano, ng turog ng makina, yung performance na. Bali, ginagawa ko din siya dito, no? Sa Honda GTR 150. So, 5 kick starter na naka-off yung susi. Naka-off yung susi, naka-off. Tapos, ayun, sundiyan na. Tapos, kick din, no? Kick din yung pagka-start. Tapos, ayun, painitin mo lang siya ng 5 to 10 minutes. Yun yung ginagawa ko bago umalis. Tapos, nilalagay ko langis dito, ha? Kasi sa manual, ang oil capacity nito is 1.1 liters, pero nilalagay ko 1.2. yun yung ina-advise ng iba sa akin. Pero yung iba, may nakita ako yung mga RS150 nila, yung ibang GTR nila, nilalagay nilang langis is 1.3. so tinanong ko kung hindi ba maglilink, pero sabi naman nila hindi naman naglilink. So common, maganda din, di ba? Tsaka sa 1.2, ang ganda. Nung una akong first change oil to, unang first change oil. Nung first change oil nito, nilagay lang sa akin is, 1 liter lang, pero parang magaspang. So, tinry ko yung 1.2, ngayon napakaganda. Ano? Oh? Ganda, di ba? Ang kagandahan dito, guys, nakukuha mo yung nabibigay niya yung kagustuhan mong bilis, arangkada, dulo. Yun yung kagustuhan ko. Kaya hindi ako nagsisisi kung bakit Honda GTR 150 ang aking kinuha. So, ayun. Malapit na ako sa trabaho, guys, no? Bali, tutuloy na lang natin mamaya itong vlog ko, itong video na to, no? Kasi bitin yung daan. So, mamaya itutuloy natin yung topic na to. Kita-kita na lang tayo mamaya, mga kakubog. So, what's up, mga kakubog? Continuous lang tayo sa video natin kanina, no? Bali, yun na nga. Sinabi ko kanina yung mga... Gusto ko, tayo ko. Ay, hindi pala. Di pa pala nasabi. So, ngayon, tutuloy ko yung video. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ayaw ko at ang mga gusto ko. Unahin na natin yung mga nagustuhan ko sa motor na to. Bali, nagustuhan ko tong motor na to kasi yun nga, dahil Honda, subok na. Tapos yung kakaiba siya, napaka rare lang makita ng GTR dito, no?
sa na mga nagmomotor, kasi kadalasan Raider, NMAX, Sniper yung makikita mo. Pero GTR napakadalang lang yan, no? Siguro dito sa banda sa amin, mga ilan lang yung nakikita ko. Pero araw-araw may nakita ko isa yung si Sir Jerob na GTR user din. So kapag kunyari nagpapagawa ako ng motor, sinasabi na lagi daw bago. Bago ba yan ng Honda? Yun yung lagi nila sinasabi. Pero di nila alam, nasa 2020 na ba to? 2019 model na to. Tapos yung nga napaka ano niya, sa height ko, saktong-sakto lang ako. Ang height ko mga kakubog is 5'5". So friendly siya, no? Sa mga hindi binayaan ng ano, ng height. So tinry ko din yung sa Sniper ng kasama ko kay Jean Mark Ramirez. Yan, may Sniper user din yan. Bali, nakatingkad ako dun, eh. Nakapinpoint na yung paa ko dun. Pero kapag na-under na, okay siya. Nagustuhan ko naman sa sniper torque. Yung nga lang, eh, medyo yung front shock medyo malagotok. Itong buti na lang itong GTR, mataba. Taba yung shock. Yun nagustuhan ko. At isa pa, eh kahit malas yung arangkada ni Sniper nga, yun yung kagustuhan ko. Eh okay din naman ako sa arangkada nito. Tapos yung bilis niya, ano, diba? Yung bilis niya binibigay niya, oh. Ang ganda din. Ang ganda din ng pagka, diba, performance. Ano nga ba sa DOHC, diba? Ano pa? Yung nga, kasabi ko kanina, fuel efficiency, comfort riding, yung mga nagustuhan ko. And ano pa ba masabi ko? Yung style, decals, aggressive looking. Yun yung maganda sa kanya. Ang mga hindi ko nagustuhan sa kanya kay GTR is wala siyang kill switch, wala siyang passing light. Pero nagagamit naman to pang passing, ito passing light, ito kill switch, passing, wala. Tapos dito naman sa digital panel niya, wala siyang switch. Kaya yun lang hindi ko nagustuhan sa kanya, nawala, dahil hindi mo makita yung ano niya, yung volts ng battery. Hindi yung wala din yung ano, orasan, nawala sa kung sana ano, no, yung ginaya na lang ng panel niya yung ano, NMAX, yung Honda Click. Yan, yung Honda Click. Kaya ganun na lang sana yung panel. Kasi sa Honda Click, may pindutan doon. So, dapat, kahit hindi naman tulad ng Honda Click, dapat binigyan lang. Yun lang ang ayaw ko. Tapos, ano pa bang ayaw ko sa kanya? Wala na akong ibang iba, eh. Lahat na gustuhan ko sa kanya. Kaya ito yung pinili ko, kasi parang napaka-rare mo kapag pagsakay mo to, eh. Napaka-rare mo kasi kung mag-sniper ako, ano yan, parang common na lang. Pero no to brunners tayo, siyempre nasa tao din naman. So sa Sniper napupuguyan ako kasi maganda nga yung style, pero tiwala na tayo kay Honda, kaya si GTR. Bali yung top speed, no, mga kakubog, hindi ko pa nasubukan, pero kadalasan pinaka top speed nito is mga kagroup ko, nakita ko top speed nila stock lang mga 130 plus, eh. Pero nasubukan ko na siya dati pa. Kaso kinta lang yung ginamit ko. Nasa 125, nasa 120 something, kinta pa lang yun. Hindi pa sagad yung RPM. So masasabi kong napakatulin din to ng GTR na to. Oo.
Grabe din tong performance na to eh, performance ni GTR eh. Wala akong masabi kasi ana diba? Sarap gamitin. Kasi dahil nung wala din pa nabili ito, nagdadala akong isip kung GTR or Sniper ba yung kukunin ko. O yung mga kasama natin sa trabaho, meron sila parehas, both GTR and Sniper. So sinubukan ko si Sniper. Okay siya. Then yung nga ito, papakita ko sa iyo yung sitting height niya. Ayan, kita nyo, lapat na lapat sa akin na 5.5. Sa Sniper eh, nakatikad akong ganun. Maganda yung Sniper, so di na lang nila ginawa na 6 feet, pero wala, ganun yung Sniper. Pero sa looks, bawing bawi sa Sniper. Sa torque, bawing bawi, arangkada, napaka suabe ni Sniper. Pero syempre dahil naka GTR tayo, masabi kong napakaganda nito. Ito nga yung pinili ko eh. Nung yung nga kay Sergio, biniram ko tong GTR na to eh, sabi kong ganda. Araw-araw kong hinihiram kasi ang ganda eh. O yun, napabili ako kay GTR na di naman talaga ako nagsisi. Papakita ko sa inyo mamaya, traffic lang, na kung gaano ba katulin to, kaganda patakbo tong motor na to. Yan na. Subukan mag-banking dito, no, kasi meron siyang ano, angle sensor na 51 degree. Eh may mga ka-group tayo na GTR user din na nag-ano sila na banking. Eh ewan ko, down me sila, kaya down me. Nakababa yung tukod. Namatayan daw sila ng makina eh. So yung pero yung 51 degree na yun, masyado nang mababa yun, alam ko eh. Kaya yun, eh di talaga ako, di ako marunong magbanking, kaya ayoko yung try. So tatry pa natin ng isa sa pang takbo. Bitin ako eh. Pasin natin to. Solid to, grabe. Kung ako sa inyo, di naman sa ginugulo ko yung isip nyo, no? Nasa inyo pa rin, pero when it comes to 150cc, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Wala naman sa brand yan. Pero syempre kung anong meron ka, yun na lang yung mahalin mo, diba? Yun ang maingit sa iba. Oh, I recommend this Honda GTR 150 kasi grabe. Oh, ganda, diba? Sarap. So sana nabago ko yung isip nyo. Sana someday kayong mga subscribers ko, viewers ko, mga naka-abangers dyan, sana makasama ko kayo sa GTR na group, Honda GTR Pampanga chapter, no? So bumubuo na tayo na GTR group dito sa Pampanga. So I hope na someday kayong viewers eh naka GTR na din kayo. Pero bahala kayo kung ano talaga trip nyo na motor. So aliyang gan dito na lang yung video ko, no, mga kakubog. So ride safe always and peace out.